Naramdaman niya ang aking pagmamahal bilang ama. Madali ko na siyang mahihila sa ating panig. Kamusta na ang tagabantay? Ikinalulungkot ko, ho, ina. Pero hindi pa rin na ipalalabas ng tagabantay ang pananang karunuman sa bakal na Cruz. Nakakatakot! Mga balita ho ba sa mga aswang-aswang? Huwag kang mag-alala, manghuhula. Makakakita ka rin ng aswang. At kahit mag-ingat ka, wala kang magagawa. Wow, Luley! Ako, tamang-tama. Gutom na ako. Lucia, sige na, kumain na kayo. Ilang ulit kayang ininit ka ulam na yan? Si Picoy nga eh. Nakatulog na sa kahihintay sa inyo. Salamat, Balan. Lo, at tingin niyo po ba mga aswang may kagawa sa pagkidnap ng mga bata? Siguro po. Palagay ko, yun ang ganti ng mga hayop na yon sa natimbong nating operasyon nila. Kapunta si Ray. Siguro po, alam mo na kung bakit nagtampo ang lolay mo. Kausapin mo na. Ba't andito ka? Hindi ka pa tapos kumain, ah. Nagtatampo po ako sa Enlulay ko, eh. Ayoko lang nadidinig kang nagkukwento tungkol sa misyon sa aswang. O di kayo sa training na yan na mapalabas ang pana o kahit sa mga diwata na dapat mong tulungan. Alam mo namang sobrang pag-aalala ang ibinibigay sa akin ng mga kwentong yan. Di ba po ilang beses tayo nag-usap tungkol dyan? Eh, alam niyo naman po, hindi kong papabayaan yung mga tao na kailangan ng tulong ko. Hindi ko naman pwedeng talikuran yung pagiging tagabantay ko. Eh, hindi ko naman kaysa binabaliwala. Pero sadya lang, hindi ko talaga pwede talikuran kung ano ko ngayon. Malaking responsibilidad na nakaatang sa likod ko. Masakit sa dibdib ko. Ang sinasabi mong yan, Juan, ilang beses ka na dinangako na hindi ka masasaktan. Eh kung tutusin, hindi lang naman kaligtasan mo na iniisip ko. Kaligtasan din nila. Picoy, may asyog. Ay, Rosario, hihintayin bang may iba pang taong mapahamak? Bago mo itigil yan? Hindi ako papayag na may mangyayari hindi maganda sa pamilya ko. Isa to sa mga pinangako sa sarili ko nung tinanggap ko ang tungkulin to. Hindi ko hahayaan na may mangyayari sa inyo. Sige na, umasok na sa loob. Hayaan mo na ako mag-isa dito. Kamusta kayo na, Rosario? Eh, ayos naman ho, Sir Samuel. Eh, nga lang, medyo may problema lang ho.
Oh, anong problema? Yung tatay ko kasi niya eh. Si Mang Ben, ayaw ko sa akin. Ang sabi ko kasi sa akin, eh, trouble lang daw ang dadaling ko kay Rosario. Ayan talaga ang pag-ibig, Juan. Minsan, kailangan kong dumaan sa mga mabibigat na pagsubok para lang mapagtibay pag-amahalan ninyo. Bakit to, Sir Samuel? Ganon din po ba kayo ni Ma'am Laura? Kami ni Laura, maayos lahat ang takbo ng pag-ibig namin. Pero alam mo, Juan, minsan, meron akong nakilala ng babae. Nagaling sa probinsya, ha? Tagal na panahon na yun. Yun ang babaeng minahal ko ng kakaiba. Sino mo yun? Yung first love nyo? Maaari mo sabihin yun. Kaya lang, hindi ko nalang kung ano nangyari sa kanya. Kung saan siya nagpunta. Kung nasan siya ngayon. Bigla lang siyang nawala. Wala man lang pasabi. Bigla lang niya ako iniwan. Alam mo, Juan, inisip ko lang siguro na baka talagang hindi niya ako minahal. Pero sabihin ko sa'yo, ako minahal ko siya. Mahal na mahal. Kaya ikaw, Juan, kung sigurado ka na sa pag-ibig mo, at siya na talaga, alagaan mo siya. Pantayan. At huwag na huwag pakakawalan. Sir Samuel, sino naman po yung maswerteng babaeng unang minahal ninyo? Sir Samuel, sandali lang. Matawag ko si Ashong. Chong! Ano, may balita ka na? Hello, best friend. Naku, may maganda akong balita sa'yo at sigurado ako matutuwa ka dito. Ito, papakiusap ko sa'yo, best friend, ha? Ito, manang! Hello? Ikaw ba yung sinasabing anak ni Amelia? Oo. Ako si Juan, yung anak ko ni Amelia. Kasamahan ako ng nanay mo sa simbahan, iho. Eh, talaga ho? Di ibig niyo sabihin, kilala-kilala niyo yung nanay ko. Oo. At tatanong na nga sa akin ang kaibigan mo, yung tungkol sa nobyo ng nanay mo. Kilala niyo po ba yung tatay ko? Ang alam ko, iisa lang ang naging nobyo ni Amelia dito. Pero hindi ko na matandaan ang pangalan niya eh. Ang tanda ko lang, parang isa siyang negosyante. Meron nung negosyo ang tatay ko? Ang tanda ko, meron siyang restaurant at tindahan ng mga appliances sa Maynila. Sa Maynila ho? Eh, saan ho dito sa Maynila? Pasensya na, iho. Matagal ko na kasing nakasama nanay mo eh. Hindi ko na maalala. Talaga ho? O sige ho, maraming salamat tumanang ha. O sige, iho. Hello, best friend. Okay naman yun, di ba? At least ngayon, alam na natin kung saan natin nahanapin tatay mo. Sige, Siyong. Maraming salamat. Lama tayo magkwentuhan, ha? Pagbalik mo dito sa Maynila. Good news. Nahanap ni Asyong ama mo. Hindi pa ako, Sir Samuel, eh. Pero may balita na ako kami. Hindi ko siyante daw po yung tatay ko dito sa Maynila. Juan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pagpatuloy mo lang ang paghahanap sa iyong ama. Tulad na sinabi mo, marami kang katanungan tungkol sa sarili mo. Kapag nakita mo siya, lahat siya masasagot. Juan, sigurado ako, tatanggapin ka niya. Maraming salamat, Sir Samuel. Pinapalakas niyo ngayon. Maraming salamat sa tulong mo. Eh, wala po yun, sir. Malaki naman po binayad niyo sa akin, eh. Eh, matanong ko lang po, sir. Sino po ba talaga yung Amelia na hinahanap sa akin ng dalawang batang niyon? Hindi mo na kailangan malaman. Dahil tapos na ang trabaho mo. Tanda mo to. Walang makakaalam na kahit sino man ang pinagawa ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? O, sige po, sir. Makakaasa po kayo, sir. Salamat. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo.
Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!